para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Ricardo Ricky Carillo. Yan. So basahin ko lamang po sa aklat ng Mateo 19:16. Yan. Pero siguro ay tingnan natin yung sinasabi mo narito sa bandang dulo. Yan, bago ko isa-isahin na itong mga bagay na ito. Yan, ang sabi ng ganoon, yan, sa verse 30, Matthew 19:30. Yan, ang sabi ng ganoon, ngunit maraming nauuna na magiging huli, at maraming nahuhuli na nauuna. Maraming nauuna na magiging huli, at maraming nahuhuli na mauuna. Masyadong matalanghaga, ano po? Maraming nauuna pero mahuhuli. Maraming nahuhuli pero mauuna. So ibig sabihin, masyadong matalinghaga yung sinasabi ni Kristo Jesus dito. Naalala ko yung isang paligsahan ng takbuhan, itong si Rabbit, no, at saka si Pagong. Naghamon si Rabbit kay Pagong. Sabi ni Rabbit, laban tayo, takbuhan. Sabi naman ni Pagong, sige, kola ko riyan. So ngayon, di nag-start na. Takbo na sila ngayon. Eh siyempre, alam naman natin si Pagong. Lakat Pagong yun eh. Takbong Pagong talaga yun eh. Eh si Rabbit, alam natin napakabilis nun. At dumating ang time na ang layo-layo na ni Rabbit. At sabi niya, nasaan na ba si Pagong? Wala na, talo na si Pagong. Siguro makapagpahinga na muna, sabi niya. So nung siya nagpahinga, hindi niya inaasahan, nakatulog siya. At sa pagkakatulog niya, dumating na si Pagong. At nakita ni Pagong, aha, tulog ka. So binilisan ni Pagong yung paglakad niya, yung pagtakbo niya. At nakarating siya ng finish line. Ngayon, sabi nga noon ni Rabbit, naku, hindi ko inaasahan, nakatulog na pala ako. Wala pa rin si Pagong, nakatulog na ako, sabi niya. So nagpapetek-petek siya ng kanyang paglakad at pagtakbo kasi ini-expect niya, eh wala pa rin si Pagong. At nagulat siya, pagdating niya ng finish line, nandun na pala si Pagong. At hindi si Rabbit ang nanalo, kundi ang nanalo ay si Pagong. So yun ang nakita natin, na nauna si Rabbit, pero bandang huli, natalo siya, si Pagong ang nanalo. Kaya may sinasabing ganoon na merong mauuna pero mahuhuli. At merong mahuhuli pero merong mauuna. Nakuha natin yung nahuhuli, maaaring siyang mauna. No, merong nauna, maaaring siya ay mahuli. Ano po, kagaya ng isang may sakit. Sabi ng doktor sa kanya eh, oh, tataningan na kita. Tapos yung doktor pa ang nauna sa kanya. Yung dinaningan niya, buhay pa. So ibig sabihin, sa buhay na ito, unpredictable ang buhay. Merong nauuna, merong pero mahuhuli siya. Merong mahuhuli, tapos mauuna siya. Di ba kagaya rin ho ng business? Sabay silang nag-business, or maaring nauna yung isa nag-business. Pero yung nahuli, mas nagtagumpay siya. Nakuha po natin, yung nauna, hindi siya nagtagumpay. So ibig sabihin, may sinasabi si Kristo, merong mauuna, pero may tendency mahuli siya. At meron namang mahuhuli, meron tendency mauna siya. Nakuha po natin. Ayan. So ang sinasabi ni Kristo, hindi lahat ng mauuna ay mauuna. Merong mauuna, pero mahuhuli, pero merong mahuhuli, time will come, mauuna siya. Ngayon po, ituloy ko na yung kwento. Sa Mateo 19:16, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guru, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Alam niyo, ito ang pinakamagandang tanong sa lahat. Kay Jesus Kristo, paano ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Kasi alam natin na ang buhay sa mundong ibabaw na ito may hangganan talaga. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ibabaw na ito. Ako ay nanaginip at napanaginipan ko yung bunsong kapatid ng mother ko na nagkaroon siya ng karamdaman. At sinabi ko sa pinsan ko, sabi ko sa kanya,
kumusta na si mami mo? Kumusta na? At okay naman, sabi niya. Pero dumating po ang time, talagang yung panaginip ko nagkaroon ng katuparan. At nagulat na lamang ako na stroke siya. At walang pagkakataon para madalaw, tinawagan ko muna sa cellphone at pinag-pray ko. At sa awa ng Panginoon sa munting prayer, pinagaling ng Diyos. Lumabas siya at pagkatapos binisita ko sa kanila, maganda na yung aura niya. At ngayon ay nagpapagaling na siya. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang sabi niya, naku eh, kung titingnan nga natin, nagpapasalamat siya sa Diyos kasi nakalusot siya. Sa hindi inaasahang paglipas sa mundong ibabaw na ito. Kaya isang napaagandang tanong ng binatang mayamang ito. A young man, bata pa ho siya. Paano ba magkakamit ng buhay na walang hanggan? Iyan ang pinakamagandang dapat nating itanong si Kristo. Kay Kristo, may edad man tayo, o bata man tayo, o ano man ang kalagayan, estado, ano man ang ating edad, dapat tanongin natin, Lord, paano ba ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? After death, paano ba akong papasok ng langit? Yan. At sinabi ni Hesus Kristo, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang utos ng Diyos. So, ibig sabihin, meron pong utos ang Panginoon na dapat nating sundin para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi nga ng Panginoon sa abagitan ni Propeta Moses, Awit 90 verse 12. Sabi ni Propeta Moses, Awit 90 verse 12. Ayan, ang sabing ganoon, ang buhay na ito ay napakaikli lamang. Isip-isipin mo, alalahanin mo ito. Isip-isipin mo, alalahanin mo ito. Awit 90 verse 12. Ang buhay sa mundong ibabaw na ito ay maikli lamang. Isip-isipin mo ito at alalahanin mo ito. Na ipinapakita ng Panginoong Diyos na ang buhay sa mundong ibabaw na ito ay talagang may hangganan. Kaya nga kanina si Mami, tinatanong ko siya kung ilan na edad niya, ilan na edad ni Daddy, at ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Sa edad nilang yan, malalakas pa sila. Nawa, umabot po ako sa edad ninyo. At mahalampasan ko po kayo. Kasi sa ngayon, 25 na ako. So, napakasarap talaga na tayo ay dumarating sa ating pagka-old age. Napakaganda. Kaya, ang sabing ganoon ng Panginoong Hesukristo ay ito, sundin mo ang utos ng Diyos. Ano ba ang utos ng Panginoon? Alam na alam nating lahat. Ang pagpasok ng langit ay hindi pagsunod sa mga utos ng lumang tipan. Sapagkat yun ay hindi naman talaga para sa atin, yun ay para sa bansang Israel. Ang pagsunod, ang pagpasok ng langit ay hindi yung paggawa ng kabutihan sa kapwa, bagamat napakaganda nun, yung gumawa ka ng kabutihan sa kapwa, napakaganda nun. Pero ang pagpasok ng langit, number one, pag-amin na lahat tayo ay makasalanan. Number one, pag-amin na lahat tayo ay makasalanan. At ang sabi ng unang Juan 1:8, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, nagsisinungaling tayo. So number one, ang pagpasok ng langit ay pag-amin na tayo ay mga makasalanan. Yun yun. Tanggapin natin na tayo mga makasalanan. At sa sandaling mamatay tayo dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay pupunta sa impyerno. Sapagkat ang sabi ng Roma 6:23, ang bawat kasalanan ay may kabayaran. Ang bawat utang ay may pagbabayad. Kaya kung tayo nagkasala, ano ang kabayaran? Kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So sunugin tayo roon araw at gabi. Walang pahingang pagsunog sa ating mga kaluluwa. Ngayon ang tanong natin, napakalupit yata ng Diyos. Kasi bakit siya lumikha ng impyerno para sa mga tao? Hindi po nilikha ng Diyos ang impyerno para sa mga tao. Nilikha niya ang impyerno para lamang kay Satan at sa mga demonyo nito.
Matthew 25 verse 41. Nakuha po natin. Ngayon, ito'y para lamang kay Satan at para lamang sa mga demonyo. Ano po? Ay, ang nais ngayon ni Satan, ay hilain sa impyerno yung mga tao. Nakuha po natin. Yan, ang ginagawa ni Satan, binubulungan niya yung mga tao para magkasala. At yun, at nagtagumpay siya kay Eva't Adan, di ba? Naganyo nga siya, tinokso niya si Eva't Adan, so bumagsak si Eva't Adan sa pagkakasala. At para sa ating kaalaman, dapat ang tao hindi namamatay. Dapat ang tao hindi nagkakasakit, hindi naghihirap. Dapat ang tao ay hindi na makakaranas pa ng anumang sakit o karamdaman. Pero dahil sa pagkakasala ni Eva't Adan, ang buhay natin ay nagkakaroon ng kahirapan, nagkakaroon ng sakit, nagkakaroon ng karamdaman, at tayo ay mamamatay na o lilipas na tayo sa mundong ibabaw na ito. Pero napakabuti ng Diyos. Bakit? Sapagkat nais ng Panginoon na tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Nais ng Panginoon na tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ano ang ginawa ni Hesus Kristo? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Bagamat, sabi ng Biblia, bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naging anyong tao siya. At sa kanyang pagiging anyong tao, siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya alam natin, pagdating ng December 25, nagsiselebrate ang almost many nations of the world are celebrating the birthday of the Lord Jesus Christ. At during March or April naman, nagsiselebrate naman tayo ng death ni Jesus Christ. At alam natin kung bakit sinilang si Kristo ay para sa ating mga kasalanan. Bagamat ang December 25, hindi talaga ito ang birthday ni Kristo. Yan, alam na natin ngayon yan, maging sa mga balita, sinasabi na ngayon yan eh, na ang December 25 is not the actual birth date of the Lord Jesus Christ. Yan, pero maraming tao ay nagsiselebrate ng birthday ni Kristo. Ano po, at para sa akin, okay lang naman yun, but not in a pagan's way. Hindi sa isang pag-anong kaparaanan. Pero ang pinakalayunin talaga ng pagkakatawang tao ni Kristo ay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Alam ni Kristo lahat tayo mga makasalanan patungo ng impyerno. At bunga ng ating pagkakasala, pupunta tayo sa impyerno. At kinakailangan ng manunubos. Parang Abu Sayyaf. Diba, naririnig natin palagi, Abu Sayyaf, maraming pinupugutan ng ulo. Bakit maraming pinupugutan ng ulo yung Abu Sayyaf? Kasi nga po, kapag hindi nakapag-produce ng ransom money, pupugutan nila ng ulo. Eh hindi naman biro yung ransom money na hinihingi nila eh. Million dollars. Not just million peso, but million dollars ang hinihingi nila. Kaya yung iba hindi makapag-produce immediately ng million of dollars, ang ginagawa nila, pinupugutan nila ng ulo. At ano ang dahilan kung bakit napupugutan ng ulo ng mga Abu Sayyaf? Sapagkat walang ransom money. So ganito rin ang kalagayan nating lahat. Tayong lahat ay mga makasalanan, ako'y makasalanan, kayo'y makasalanan, patungo tayo ng impyerno. At kinakailangan natin ng manunubos. Ito si Kristo Jesus. Ang ginawa ni Kristo, nagkatawang tao siya para tayo ay matubos. Bakit siya nag-anyong tao? Sapagkat tao ang kanyang iniligtas. Isinilang siya sa amagitan ni Mary at saka ni Jose, mga hiniram niyang mga magulang lamang. Pakisayo po, hiniram. Hiniram. Hindi niya tunay na magulang, nang hiram lang siya. At nung nagkatawang tao siya, dito na niya isinakatuparan ang kanyang magandang balak. Lahat ng kasalanan ni Eva't Adan, lahat ng kasalanan natin at lahat ng kasalanan ng mga darating pang henerasyon, lahat ng ito ay binayaran na ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Isang beses lang niya binayaran ito, bayad na. At ano ang kanyang pinangbayad? Ang kanyang buhay mismo. Alam na alam natin, nagpasan siya ng krus, nilatigo siya,
Alam niyo ba yung ginamit sa kanyang latigo? Latigong bakal po yun. Hindi yung latigong buntot pagi. Hindi po. Yun po ay genuine leather na ang dulo ay bakal. Kaya sa bawat tama kay Hesukristo, talsik ang balat, ang dugo at ang laman niya. Talsik talaga. At hindi biro yung krus na pinasan niya. Sa bigat nito, dumating ang pagkakataon, bumagsak siya. Kaya pansamantala habang hindi niya kayang magpasa ng krus, pinapasan muna ito kay Simon na taga Desirin, Simon Desirin. At hindi pa nagkasya ang tao, ha? Anong ginawa sa kanya? Pinako siya sa krus. Hindi siya tinali, ha? Talagang pinako siya at binilad siya from 9 o'clock in the morning till 3 o'clock in the afternoon. At dito mababasa natin sa Biblia, lalo na sa Awit 22. Grabe talaga ang paghihirap niya. At masasabi natin, mata na lang niya ang walang latay o dila na lang niya ang walang latay. At ang sabi ng Biblia, yung kanyang dila ay tumigas na. At maaaring ang kinamatay ni Hesukristo is suffocation. Anong ibig sabihin nun? Nahirapan na siyang huminga. Hindi niya na kinayang huminga sa hirap na kanyang naranasan. 9 o'clock in the morning till 3 o'clock in the afternoon, he was on the cross of the Calvary, no? Talagang matindi yun, bilad na bilad siya. Kaya sabi niya, ako'y nauuhaw. Na imbis na ibigay sa kanya yung tubig talaga, alam niyo kung anong ibinigay sa kanya? Wine vinegar. Ang ibig sabihin nun, ito, parang ano yan eh, amnesia. Sige, uminom ka pa ng amnesia kasi gusto ka pa namin saktan. Grabe. Imbis na painumin siya para yung mais, yung kanyang thirst, binigay sa kanya amnesia, wine vinegar. Ito, inumin mo pa ito kasi gusto ka pa namin saktan. We want you to suffer more. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ibig sabihin, nagdurusa ka na, gusto ka pa namin magdusa. And yet, hindi ka lang namin gustong magdusa, gusto ka naming tuluyang mamatay. Ganun yun eh. Kaya alam niyo pinapili nga sila eh. Sino ang pakakawalan namin? Sabing ganun, si Barabas na isang kriminal o si Jesus? Alam mo ang sigaw ng mga tao? Si Barabas ang palayain at si Kristo ang i-crucify. Isipin niyo mas pinili ng tao si Barabas instead of Jesus Christ. At yun ang napakasakit sa lahat. Napiliin ng tao ang kasalanan kesa ang Diyos. Napiliin ng tao ang mali kesa ang Diyos. At nung oras na iyon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng Biblia, ibinigay niya ang kanyang buhay. Pero bago niya ibinigay yung kanyang buhay, nilagyan siya ng koronang tinik. Grabe. Inulo siya sa tagiliran. Tarak yung kanyang yung sibat, then his blood was shed, no, coming from his ribs. Tumulo po yung dugo niya. Nakuha po natin. So ibig mong sabihin, mga minamahal, si Kristo ang naging pangtubos sa ating kasalanan. Ang pagpasok ng relihiyon, pag-alib ng relihiyon, hindi sa atin makapagliligtas. Ang pagsunod sa kautosan ng Old Testament na naka-base sa utos ng Lord sa mga Israelites, hindi rin yun ang pagpasok natin. Yung gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin, napakaganda rin naman nun. Pero ang lahat ng ito ay hindi pwedeng ipambayad. Kinakailangang tanggapin natin yung manunubos. Kaya sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Sa paano ang pagpasok ng langit, number one, pag-amin na tayo ay mga makasalanan. Number two, paghingi ng tawad. Sabi ni Christ, 1 John 1:9, kung hihingi kayo ng tawad, tapat ako't matuwid na handa kayong patawarin sa lahat ng inyong kasalanan. And number three, lastly, pagtanggap kay Christ bilang Lord God, Savior ng ating mga buhay. Pag tinanggap natin si Christ bilang Lord God, Savior ng ating mga buhay, automatic yon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Alam po ninyo, meron akong uncle.
At ang angel kong ito ay napaka-pilosopo. Kapag iniimbitahan sa ganitong gawain, ayaw niya. Hindi siya dumadalo, hindi siya nagpupunta. At the same time, napaka-pilosopo niya talaga. Bagamat may edad na ho siya. Oh, sabihin namin, angel, meron tayong Bible study. Ayaw niya. Tapos napaka-pilosopo niya. Pero one time, ito po yung true story, one time, hindi niya sinasadya na kapag bukas siya ng television. At narinig niya ang isang dating bakla na binago ng Diyos at naging tunay ng lalaki. At habang pinapanood niya sa television, amazed na amazed siya. Bakit ang isang baklang ito ay naging tunay ng lalaki? Parang naalala ko po nung ako'y nag-aaral ng Bible School, taking up Bachelor of Theology. Nag-aaral ako noon ng Bible School, kumukuha ako ng Bachelor of Theology. Marami akong kurso sa Bible School noon na pinagdaanan. Habang ako'y noon nag-aaral sa Bible School, taking up Pastoral Theology, kasabay pa ng Bachelor of Theology, meron akong naging ka-eskwela. At alam nyo, naging ka-eskwela ko, si Tonet Macho. Do you know Tonet Macho? Siguro yung iba hindi na inaabot yun. Yung si Tonet Macho, yun ang kasama nila Tito Vic and Joey sa School Bukol. Yeah. Yun ay bakla. Nakuha po natin. Now, when I was taking pastoral theology that time, kasi nag-aaral din ako ng bachelor theology at iba't ibang theology. Then when I was taking pastoral theology, naka-eskwela ko si Tonet Macho. Naka-eskwela ko siya. At ako'y amazed na amazed talaga sapagkat alam kong bakla yun eh. Pero nung naging classmate ko na siya, hindi na siya bakla. Nakuha po natin. Tunay na siyang lalaki. At ang pangalan niya ay hindi na Tonet Macho, Anthony Roquel na siya. Ang sabi niya, Tonet Macho is gone. And this is now Anthony Roquel. Nakuha po natin. Baka gusto niyong palakpakan ng Diyos doon na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Kaya ako'y natutuwa, naging classmate ko siya noon doon ako nag-aaral noon sa Masyo Boulevard, no? Sa May Manuela, ang mga teacher namin ay mga foreigners, ano po. Then, nagulat ako sapagkat naging classmate ko siya that time at nakita ko yung pagbabagong buhay niya. At yung uncle ko nga, hindi sinasadya, ano po, incidentally, he was watching television that time at a former gay was testifying, no, na siya ay binago ng Diyos. At alam niyo, yung baklang iyon, matapos siya mag-testify, nagpatanggap siya. Kung nais ninyo ng kapatawaran ng kasalanan, kung nais ninyo ng pagbabagong buhay, sabi niya, sumunod kayo sa panalangin. Alam niyo yung uncle kong may edad na napaka-pilosopo. Ayaw dumulo sa gawain at napaka-pilosopo. Wala siyang nagawa. He was struck that time. At wala siyang magawa kundi yumuko at pumikit at nagtaas ng kamay. At siya ay sumunod sa panalangin. At that time, nakaranas po siya ng kaligtasan. At alam niyo itong napakagandang kwento. Alam niyo po kung ano? Paglabas po niya ng bahay niya, nabundol siya, patay. True story po ito. Siguro dahil may edad na siya eh. Lumabas ng bahay at balak daw puntahan yung kanyang anak, bisitahin yung kanyang anak. Hindi po sinasadya. Patay po siya. And we were all shocked at the time. See, wala namang sakit. Hindi naman na bedridden. He was not taking any medicine that time. And all of a sudden, naranasan niya ang kamatayan. And we were all shocked that time. Alam niyo, isa na lamang po ang nagpasaya sa amin. Alam niyo kung ano? Bago siya namatay, tinanggap niya si Christ bilang Lord God Savior ng kanyang buhay. Sige po, palakpakan natin ng malakas niyo. Sinang makakaalam na mamamatay na siya? Sinang makababatid na mamamatay na siya? Wala. Tani ng Diyos lang. At napakabuti ng Lord, mga minamahal. Bago siya namatay, binigyan siya ng Lord ng chance na makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan.
At ito ang Panginoon. Sa ayaw natin sa gusto, darating sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan upang ihatid sa atin ang buhay na walang hanggan. Sapagat ito ang pinakamainam sa lahat. Sa FPJ, alam na alam natin ang kanyang title, The King. Alam na alam nating napakarami niyang awards. At alam na alam nating napakayaman niya. Tama po ba? Pero mga minamahal, ano po? Nasaan po ngayon si The King? Wala na po, patay na. Tama po ba? Nadala ba niya yung awards niya? Hindi po. Nadala ba niya yung title niya? Hindi po. Nadala ba niya yung kayamanan niya? Hindi po. Mabuti na lang merong nagsasabi na bago namatay si The King daw, ay nabahaginan ng Word of God. At alam ninyo kung anong kinamatay ni The King? Alam niyo po ba? Ni Fernando po. Alam niyo, gusto niyo malaman? Nagiinuman kasi sila ng time na yun. Opo. At habang sila ay nagiinuman, na-stroke si The King. At yun po ang kanyang kinamatay. Paano ko pong alam? Sapagat ang pinsan ko ay isang doktora ng St. Luke's. At ang sabi niya, kuya, nung dumating si The King sa St. Luke's, he was in comatose. Nakuha po natin. Parang naalala ko yung uncle ko. Ang kinamatay niya, pag-inom din ng alak. Stroke na pala siya that time. Sabi ng pinsan ko, ano tay? Alak pa? Hindi niya alam that time yung kanyang tatay. Yun na pala ang huling hininga. Kaya ho, bago lumipas ang ating buhay sa mundong ibabaw na ito, kinakailangan nating tanggapin si Christ bilang Lord God, Savior ng ating mga buhay. Saglit ho tayong yumuko at tumikit saglit lang bago tayo magpatuloy. Sige po. Habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, isipin po natin saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay sa mundong ibabaw na ito. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Hindi natin alam kung kailan tayo magtatapos. Pero ang tanong, gusto ba nating pumasok ng langit? Maaring matagal na tayong nakarinig ng salita ng Diyos. Maaring matagal na tayong nakadalo, nakapakinig o nakapanood. Pero ang tanong, isinuko mo na ba ang bisyo mo at kasalanan sa Kanya? Tinanggap mo na ba talaga si Christ bilang Lord God, Savior ng iyong buhay? Kung hindi pa, chance mo ngayon. Pagkakataon mo ngayon sapagkat bukas, hindi natin alam kung tayo ay buhay pa o ano na ang susunod na magaganap sa ating buhay. Ang buhay daw natin parang usok, nakikita mo ngayon, isang araw mawawala. Parang bubbles, nakikita mo ngayon, isang araw, biglang-bigla mawawala. Kaya habang tayong lahat ay nakayakot, nakapikit, huwag niyo pong titingnan kaliwat kanan, likod at harapan. Habang tayong lahat ay nakayakot, nakapikit, taas po natin ang ating kanang kamay patungo ng langit. Huwag po natin titingnan kaliwat kanan, likod at harapan. Taas po natin ang ating kanang kamay patungo ng langit. At sabihin po natin ito, Panginoong Heso Kristo, gusto ko po ng buhay na wala hanggan. Ayoko pong pumunta ng impyerno pagkatapos ng buhay ko sa mundong ibabaw na ito. Gusto ko pong pumasok ng langit, kapiling ka at ang iyong mga anghel, walang hanggang buhay, walang hanggang kaligayahan. Sa oras kong ito, bukas ang aking puso, tinatanggap kita bilang Lord, God, Savior ng aking buhay. Patawad po, itala mo ngayon ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Pawiin niyo pong lahat, linisin niyo pong lahat ang hindi tama sa aking buhay. Hinihiling ko ang banal na Espiritu pumasok sa aking puso at turuan akong mamuhay ng ayon lamang sa gitna ng iyong kalooban. Salamat po, O Diyos, ng marami. Nagtitiwala akong sa oras na ito, ang pangalan ko ay itinala niyo na sa aklat ng buhay diyan sa langit. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Malapakan natin ng Lord. Yeah. So ituloy ko po.
So, kung ito po'y pinanalangin nyo ng malalim sa inyong puso, nakuha po natin. Papasok po kayo ng langit anytime. Nakuha po natin. Ano man ang mangyari sa atin anytime, papasok po tayo ng langit. Ngayon po, ituloy po natin. Ang sabi ng binatang mayaman, ito po. Panginoon, gusto ko pong makasunod. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo ay ito, ibenta mo ang ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Ibenta mo ang lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Alam po ninyo, ito'y po'y testing lang. Hindi nais ng Panginoon na may sakit tayo at lupay-pay. Hindi nais ng Panginoon na tayo ay mahirap. Hindi nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, malusog tayo, malakas tayo, masagana tayo. Kaya kahapon sa ating crusade sa Caballero, maraming dumalo. Sa unang tingin, parang walang dumarating, walang dumadalo. Sa unang tingin, yung mga kabit-bahay, parang ayaw dumating. But along the way ng crusade, nagdadatingan na po sila. At doon po, ang daming pinagaling. At nakita ko nga po yung isa eh. No? Hanggang matapos na yung crusade, nandun na siya sa upuan niya. Sige pa rin yung galon niya. Sabi niya, wala na talaga yung sakit sa tuhod ko. Sabi niya, wala na talaga. Eh, bago ako dumating dito, hindi ako makaupo eh. Sabi niya. Pero nung after ng crusade, panay ganun niya. Sabi niya, wala na, wala na. Gusto niya palakpakan ng Panginoon. Hanggang doon sa upuan niya, sabi niya, wala na talaga oh. Wala na talaga. Magaling na talaga ako, sabi niya. So nais ng Panginoon, ayaw ng Diyos na wala tayong makain. Ayaw ng Diyos na mahirap tayo. Ayaw ng Panginoon na tayo may sakit. Ayaw ng Panginoon tayo, na tayo lupay-pay. Pero tinitesting lang ng Lord ang binatang mayaman. Ito ang gustong i-prove ng Lord sa kanya. Sino ang mahal mo? Alin ang mas mahal mo? Ang kayamanan mo o ako? At ang sabi ng Panginoon, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Nakuha po natin. Ay marami naman pong nakikinig din siya. Gusto niya rin makinig. Eh maaaring hindi naman tayo mayaman. Yung ibang tao, no, ay maaaring hindi naman mayaman. O ako, hindi naman din ako mayaman. May tao pa ho ba rito? Kinakaawaan lang ng Lord. So ngayon po, maaaring hindi naman tayo mayaman, pero yung isip natin nasa kayamanan. May mga taong ganun, hindi mayaman, pero yung isip nasa kayamanan o paano yayaman. So ano pong pinapakita rito ng Panginoong Hesukristo? Tinitesting ng Lord. Kung ano ang motive, kung ano ang nasa heart ng binatang mayaman. Are you willing to follow me? Sabi niya, hihirap, sumunod ka sa akin. Alam niyo, yung binatang mayaman, malungkot. Tinalikuran niya si Hesukristo. Hindi siya sumunod kay Jesus. So ipinapakita rito ng Diyos, tinesting lang kita. Hindi ko naman kukunin ang kayamanan mo. Pero tinesting lang kita kung sino ang mas mahal mo, ang kayamanan mo o ako. Nakuha po natin. And brethren, whether we like it or not, testing is coming. Patuloy na titestingin tayo ng Lord upang ilabas ang tunay na motibo ng ating puso. At napatunayan ni Kristo, testing lang yan ha. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko naman totohanin yan eh. Kaya lang, naipakita mo sa akin, you love wealth more than me. Nakuha po natin. Yan. You love wealth more than me. Yan. Okay lang po, makikinig daw siya. Sabi niya, minsan lang pumunta rito yung lingkod ng Diyos, tabi kami. Huwag kang sasama sa akin sa Maynila, ha? So ngayon po, nakuha po natin, palapakan natin si Lord saglit. So napanganga ngayon ang mga alagad sa pangungunan ni Apostoles Pedro. Sapagkat si Pedro ang head of apostles to the Jews. And Paul and Barnabas are the head apostles to the Gentiles. Ngayon sabi ni Pedro ito, ay Panginoon, kami po iniwan namin ng lahat at sumunod kami sa iyo. Nakuha po natin.
Kami po, iniwan na namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. At sino po ba si Pedro? Si Pedro ay isang mangingisda. At siya po ay nag-full-time. Iniwanan na niya yung kanyang pagiging mangingisda. Kasama na rin po sila John the Beloved, sila James, at ang marami pang mga apostoles. Sila po ay may different professions na iniwan nila just to follow Christ. Nakuha po natin. At anong sabi ni Pedro, kami po, iniwan na po namin ang lahat. Nakuha po natin. At sumunod sa iyo. Amen. Naunawaan po natin. Iniwan na po namin ang lahat at sumunod sa iyo. Dito na po ang magwawakas. Ito po ang sabi ng Panginoon kay Pedro. Pedro, lahat ng sinakripisyo mo para sa akin, lahat ng binigay mo para sa akin, lahat ng ginawa mo para sa akin, lahat ng iniwanan mo alang-alang sa akin, ibabalik ko sa iyo yan ng 100x. Amen. Palakpakan natin sa Lord. At magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Nakuha po natin. Kaya, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, Mateo 19:30, Pedro, sinasabi ko sa iyo, may nauuna na mahuhuli. At may mahuhuli na mauuna. Na ang ibig sabihin, sa tingin ng marami na si Pedro ay nagbigay ng totohanan ng buhay sa Panginoon, parang wala siyang biyaya. Pero ang hindi alam ng lahat, si Pedro at ang mga apostoles ay may malaking biyaya. Nakuha po natin. Bakit? Number one, sapagkat nakita ng Diyos ang motibo ng kanyang paglilingkod. It's not about money, it's not about wealth. Is willing to lay down they are willing to lay down everything before the Lord. Nakuha po natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, lahat yan ibabalik ko sa iyo. Sobra-sobra pa. Kaya alin niyo, sa paglilingkod sa Diyos, walang lugi, walang talo eh. Yung ating pagdalo, hindi nalulugi yan. Yung ating prayer, yung ating fasting, yung ating pagkakaloob, hindi nalulugi yan. Binabalik lahat ng Diyos yan. Nakuha po natin. So ano pong ibig sabihin dito? Yung binatang mayaman tinesting ng Lord, tumalis. Samantalang itong sila Pedro ay binigay lahat sa Panginoon at nagpatuloy kay Kristo, binayayaan ng ating Panginoon. Ito po ang pinag-uusapan dyan. Nakuha po natin. Dalawang estudyante, parehas ng level. Dalawang estudyante, parehas na pumapasok sa umaga at umuwi sa hapon. Parehas sila. Magkapitbahay sila. Parehas sila ng level or grade. Parehas sila ng section, ng classroom. Parehas sila ng advisor, ng teachers. Nakuha po natin. Pero sa pagkatapos ng klase, yung isa honor student. Amen po ba? Yung isa pasang-awa. Nakuha po natin. Eh ang tanong, parehas naman sila. Ano ang naging problema sa tingin ninyo? Bakit yung isa honor student? Sa tingin nyo, isa honor student, isa pasang-awa, ano sa tingin ninyo? Bakit? What do you think? Sa paligid mo, bakit yung isa honor student, isa pasang-awa? Bakit? Kasi yung isa ay nag-aral na gusto. Yung isa ay hindi nag-aral na gusto. Nakuha po natin. Yun. Yung isa ay nag-aral na gusto, yung isa ay hindi nag-aral na gusto. Nakuha po natin. So hindi pinag-uusapan kung parehas kayong nag-aaral. Ang pinag-uusapan, pinagbubuti mo ba ang pag-aaral? Amen. Ito po. May mga Kristiyanong ang bilis lumago. Tama po ba? May mga Kristiyanong ang bilis ma-promote. Kaya hindi pinag-uusapan kung bago ka sa Kingdom of Jesus Fellowship o hindi. Maaring matagal ka na sa Kingdom of Jesus Fellowship, pero hindi ka lumalago. Pero maaring bago ka pala, abay, ang lago mo na. Nakuha po natin. Bakit? Because you are spending
quality time, not just quantity time. Kasi maaaring ang haba ng oras na nanilagi mo eh. Ito bago lang eh. Kaya lang ang ibinigay niya ay quality, not just quantity. Ano ibig sabihin ng quantity? Yung haba ng oras. Samantalang siya, yung haba ng kanyang sakripisyo. Iyon ang pinag-uusapan doon. Nakuha po natin. It's not the quantity of time, but the quality of time. Nakuha po natin. So ngayon po dito na po ako magwawakas, ang Diyos po ay nakatingin sa ating puso. Dito siya nakatingin, no? Dito siya. Kaya alam ho ninyo sa pilahan, walang dabit na pumila. Walang dabit na pumila. Para to become the next king, no? To become the successor of King Saul. Walang dabit. Wala. Lahat nakapila. At naroon si Eliab, ang gandang lalaki. At ang sabi ni Prophet Samuel, he will be the next king. Sapagat ang ganda ng tindig niya. Sabi ng ganoon. And God said to Prophet Samuel, hindi siya. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi siya. At ang sabi ni Prophet Samuel, si Jesse, Jesse, lahat ba ng nakapila, anak mo na ba? Lahat ba ng nakapila, ito na ba lahat ng anak mo? May tao pa ho ba rito? At ang sabi ni Jesse, hindi pa. Meron pa akong anak. Wala siyang pangarap maging hari. Hindi niya nais ng blessing at promosyon. Napakasipag niya. Hanggang ngayon, wala siya sa pilahan. Nandun siya sa bukid at nagtatanim at gumagapas. Amen! King David is not after the blessing. King David is not after promotion. King David is not after position. He is after to help and to serve his father. Gusto niyang tulungan yung tatay niya. Tatay, napapagod na po ba kayong magbukid? Napapagod na po ba kayong mag-alaga ng mga tupa? Magpahinga na po kayo. Ako na po riyan sa bukid. Nakuha po natin. Kaya nung dumating si David galing sa pastulan, sabi niya, sabi ng Diyos, siya na ang susunod na hari. Amen? Ano po ang nakita rito ng Panginoong Hesukristo? Hindi siya after sa blessing. Hindi siya after sa promotion, is anything. But he is after to serve his father, to help his father. At yun ang nakita ng Diyos. Kapag nakita ng Diyos na, naayos ang puso natin sa ayaw at sa gusto natin, ibibless tayo ng Panginoon. Amen? Malakpakan natin si Lord. Kaya ang sabi ng Panginoon, buhusan mo na ng langis yan. Langis means anointing. Blessing, promotion, buusan mo na ng lingis yan. He will be the next king. Yun po yun, nakuha po natin. So binuhusan na po ng lingis si Haring David. At siya po ay sumunod na nga hari ni Saul. Nakuha po natin. Ano po ang ibig tukuyin sa atin ng Panginoon dito? May nauuna, may nahuhuli. Yung mga naunang pumila, hindi naging hari, napunta sa huli. Yung huling pumila, yun ang naging hari. Amin po ba? Yun na po ang naging hari. Ano po ang ibig sabihin dito? Ito po yan eh. Hindi pinag-uusapan kung matagal ka na sa Panginoon o bago ka. Hindi. Maraming bago sa Panginoon, hindi nag-grow. Pero maraming bago sa Panginoon, ang bilis mag-grow. Sila yung mga babae at mga lalaking, Panginoon, pinatawad mo ako, pinagaling mo ako, binago mo ako. Itong huling natitirang buhay ko, the best of my remaining years in this present life, gamitin mo to para sa iyong karangalan. Naunawaan po natin. At sila'y ginagamit ng Panginoon. Ito po yan. Hindi pinag-uusapan kung bago ka sa Panginoon o hindi. Ang pinag-uusapan dito, bago ka, pero pinagbubuti mo. Yan. Matagal ka na sa Panginoon, hindi mo naman pinagbubuti. Alam ng Diyos lahat yun. Amin po ba? Hindi rin pinag-uusapan kung bago ka o matagal ka sa isang lugar. Amen. Ulitin ko. Hindi pinag-uusapan kung bago ka o matagal ka na sa isang lugar. Ang pinag-uusapan, sa tagal mo ba sa lugar na iyan,
Did you give your best? Binigay mo ba talaga ng matindi ang buhay mo sa lugar na yan? Nakuha po natin. Are you spending quality time sa lugar na iyan? Amin po ba? Maaring bago ka lang sa lugar na iyan, pero you are spending quality time. Amen. Talagang you are willing to sacrifice. Binibigay mo talaga ng lubos ang buhay mo sa Panginoon. At hindi pinag-uusapan kung nahuli ka. Ang pinag-uusapan, alam ng Diyos yung puso mo. Bigay buhay. Amin po ba? May nagbigay ng malaki, 1,000,000. Ano po? Pero hindi natuwa ang Lord. May nagbigay ng mamera lamang, natuwa ang Lord. At ang sabi ng Panginoon, malaki nga ang binigay mo, pero ang ibinigay mo, tira-tira mo na lang yan eh, tingi-tingi mo na lang yan. Pero itong babaeng balong ito, nagbigay lamang ng mamera, pero ang ibinigay niya, kayamanan na niya, the best na niya. Naunawaan po natin. Palakpakan natin si Lord. Kaya po, ang sabi ng Mateo 20, sa Mateo 20, sabi ng Panginoon, bakit ka naiinggit? Sabi ng Panginoon, eh kasi Lord, ako po nagtrabaho mula alas 5 na mula umaga hanggang hapon eh. Bakit ang tinanggap ko 1 denaryo lang? Sabi niya. Eh bakit ito kapapasok lang? Bakit 1 denaryo rin ang tinanggap niya? Nakuha po natin. Sinatanong ang Panginoon eh, bakit ka ba naiinggit? Kasi ako po mula umaga, sabi niya, hanggang hapon, nagtrabaho ako, binigay niyo sa akin 1 denaryo lang. Nakuha po natin. Eh samantalang ito, kapapasok lang, 1 denaryo rin ang binigay mo. Di ba meron din ganyan sa mga kumpanya, sa mga trabaho? Kabago-bago lang yun, ang laki na ng sahod, ang taas na kagad ng promosyon, bago lang yun ah. Biglang sasagot si boss, bago lang yan, pero matapat yan. Bago lang yan, pahinga na, nagkatrabaho pa. Eh ikaw, trabaho na, puro pahinga eh. Ang dami pa pang absent. Reklamador ka pa. Ang dami mo pang bali. Eh mas malaki pa yung bali mo kaysa sa sahod mo eh. Paano kitang ipopromote? Nahunawaan po natin. Kaya minsan ganyan sa buhay na ito. May tendency yung mga nao na maiinggit sa mga bago. Eh bakit ka bago-bago mo lang promoted ka? Hindi pinag-uusapan kung bago yan ang pinag-uusapan. Baka ayos ang puso niyan higit sa atin. Naunawaan po natin. Yun yan eh. Kagaya nga po ng isang estudyante, nag-transfer. Eh ay mga transferee, bawal mag-honor eh. Si transfer yun eh. Pero dahil ang estudyante ito, talagang ang grade niya, milya-milya eh. Sabi ng mga ng faculty staff ng school, transferee lang ito. Pero wala tayong magagawa, kundi i-valedictorian yan. Kasi pala-aral eh. Milya-milya ang grade eh. Nakuha po natin. Maaring bago siya sa school na iyon, pero valedictorian siya. Kasi pala-aral siya. Nakuha po natin. So hindi pinag-uusapan kung bago ka sa trabaho o matagal ka na. Ang pinag-uusapan, bago ka nga, pero pinagbubuti mo naman. Hindi pinag-uusapan kung bago ka sa Panginoon o matagal ka na. Hindi pinag-uusapan kung bago ka sa church o matagal ka na. Hindi pinag-uusapan kung bago ka sa lugar na yan o matagal ka na. Ang pinag-uusapan dito, are you spending your best of your life? Yun ang pinag-uusapan. Kaya ang tanong ni Pedro, Panginoon, iniwan na po namin ang lahat. Ano pong meron sa amin? At ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, Pedro. Lahat ng nawala sa iyo, ibabalik ko. Ibibigay ko sobra pa, kasabay ng buhay na wala hanggan. Minsan sa paglilingkod natin sa Diyos, minsan naiisip natin, marami tayong sacrifices. Pero ang lahat ng iyan ay hindi pwedeng limutin ng Panginoon. Amen. Tayong lahat ay saglit na yumuko at pamikit muli. At habang tayong lahat ay nakayakot, nakapikit, hindi lamang tayo tatanggap at tumanggap kay Christ bilang Lord God Savior ng ating buhay.
Ano man ang pinapagawa sa atin ng Lord, gagawin natin. Hindi pinag-uusapan kung bago tayo sa Kingdom of Jesus Fellowship o bago tayo sa Panginoon. Hindi pinag-uusapan kung bago tayo sa trabaho, sa negosyo o sa pag-aaral, o bago tayo sa eskwelahan, o bago tayo sa lugar na yan. Ang pinag-uusapan, we are willing to give our life to Jesus. Susunod, maglilingkod sa Diyos, magtitiwala. Susunod dahil mahal kita. Kahit anumang problema dumating sa aking buhay, sa iyo ay susunod, Panginoon. Susunod, maglilingkod sa Diyos, magtitiwala. Susunod dahil mahal kita. Kahit anumang problema dumating sa aking buhay, sa iyo ay susunod, Panginoon. Panginoon, minamahal kita. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok. Alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Panginoon, sa oras pong ito, salamat po sa kapatawaran, salamat po sa kagalingan, salamat po sa buhay na walang hanggan, salamat po, dakilang Diyos, na pinapaganda mo, pinapabuti mo ang aming kalagayan, pinapaganda, pinapabuti mo ang aming buhay. Simula po sa oras na ito, pangako ko po, pangako namin, ibibigay namin sa iyo ang aming buhay sa iyo. Maglilingkod po kami sa iyo ng totohanan at may katapatan. Turuan niyo pa po kaming makasunod sa iyo. Turuan niyo pa po kaming magmahal pa sa iyo ng higit pa kaysa dati. Pangako po namin, at ang pangakong ito'y hindi po namin babalikin. Ito pong natitirang buhay namin, ibibigay po namin sa iyo. Ipapagapit po namin sa iyo. Kahit saan niyo po kami padala, hindi po kami aatras. Hindi po kami susuko. Ibigay niyo ang lakas sa amin. Ibigay niyo ang kalusugan sa amin. Itong natitirang buhay na ito, i-offer po namin sa iyo. Pangako po ito, hindi po namin babalikin. Pangako rin po ito, Ama, lahat ng tatanggapin naming pagpapala, lahat ng tatanggapin naming blessing at promotion, lahat ng tatanggapin naming salapi o award, pangako po ito, hindi namin babalikin. Ipapagamit po namin lahat sa iyong gawain. Ibibigay po namin sa iyo ang lahat ng karangalan. At pangako po ito, Panginoon, hindi po namin babalikin lahat ng salapi, lahat ng blessing, lahat ng promosyon, lahat ng ibibigay, lahat ng idudonate, Panginoon, para lamang po ito sa iyong karangalan. Hindi po namin aangkinin, hindi po para sa amin, kundi para po sa iyong karangalan. Pangako po ito, Panginoon, hindi po namin babalikin. At Lord, salamat po sa compound na ito. Salamat po sa tahanan ito. Salamat po sa pamilyang ito. Salamat po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Salamat po sa lahat ng mga nananalangin, nag-aayuno at sumusuporta sa iyong lingkod. Sa ministeryo ng Kingdom of Jesus Fellowship, pinapagpala ko po sila. At Lord, sige po, kung gusto niyo lang umiyak, okay lang po. Sige po, gusto ko mang tapusin, hindi ko matapos. Sige po, ituloy ninyo. Sige po. Uulitin ko po, Panginoon. Hindi ko po ito babawihin. Itong natitirang buhay, itong natitirang kalakasan, ipapagamit po sa iyo. Pangapok, pangako po, hindi papawihin.
Lahat po ng salapi, lahat ng karangalan, lahat ng blessing, lahat ng promosyon, lahat ng donasyon, pangapo po, hindi babawiin. Ibabalik po at papagamit po sa iyo. Hindi po babalik, hindi po babawiin. Ipinangako po yan, hindi sa tao. Ipinapangako po yan sa iyo. Hindi po aangkinin. Ang buhay po'y para sa iyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Itataas namin aming buhay sa'yo. Purihin ka, O Diyos, at sambahin, at dapat kang mahalin. Ang Panginoon ay nasa ating ngayon, luwalhatiin at siya ay itaas. Ang Panginoon ay nasa ating ngayon, luwalhatiin at siya ay sambahin. Itataas namin aming buhay sa'yo. Purihin ka, O Diyos, at sambahin, at dapat kang mahalin. Panginoong Diyos, ano man ang karamdaman nila, inyo pong pagalingin. Ano man ang sakit nila, inyo pong pagalingin. Tanggalin niyo po ang anumang bukol, tanggalin niyo po ang anumang insomnia, anumang sakit, anumang karamdaman, alam niyo pong lahat, tanggalin niyo po. Anumang problema, anumang pagsubok, anumang laban ng buhay, tanggalin niyo po. Dalangin ko nga po, Ama, anuman ang mga magagandang pangarap nila, magkaroon po ng katuparan. Binibless ko po ang lahat ng mga nakikinig at nanonood. Binibless ko po silang lahat ng narito. Binibless ko po ang compound na ito. At sinasabi kong sila, ang kanilang mga buhay ay para lamang sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, O Diyos, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po na. Ano pong pangalan niyo? Ruby. Alam po ninyo, gusto ko na hong putulin kanina eh. Yung ating mensahe. Pero hindi ko hong maputol kasi nakita ko umiiyak kayo ron. Bakit po ba kayo umiiyak? Bakit po kasi akong na, ano din na, parang may inano din si Lord sa akin. Kaya lang sa maraming trials, parang na-down po ako. Kaya kalin ako sa message nila. Kaya hindi ko kapigilan na maiyak. Ayun, dati na po kayong inudyokan ni Lord na mag-serve sa kanya, gano'n, o may na magpakalalim sa kanya. Pero sa trial sa mga dumating, ano po kayo, pag nawala po kayo. Pero kanina po, iba ang touch sa inyo ng Lord. So tuloy-tuloy na po tayo. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Amen. So narinig po natin, mga minamahal. Kasi kanina, gusto ko nang putulin eh. Ayoko naman ng pahabain pa. Kaya lang, umiiyak po si Sister Ruby. Yan. Umiiyak po siya. Nakita ko siya ron. Hindi ko pinutol. Kasi ayoko namang i-grieve yung Holy Spirit. Ayoko rin naman siyang i-grieve. So, yung pala yun. Yung pala yun. Kaya sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, iba talaga ang pangaral ng galing sa pinakapuso ng Lord at ng mga talagang kinakasihan ng ating Panginoon. Okay? Extend natin ang ating mga kamay sa kanila. Sige, extend po natin yung ating mga kamay sa kanila. Ipag-pray po natin sila. Panginoon, pati po yung wala rito. Yan, si Sister Ruby. Yan, si Brother Nori, kahit wala po rito. At ang aming kapatid, si Sister Ruby. Yan, at ang aming kapatid na ito, na nagdaos ang nagdaang birthday, at sa mga darating na araw ay magbe-birthday. Wala po kaming masasabi, Ama, sa kanila. Bigyan nyo ng mabuting kalusugan.
bigyan nyo ng mahabang buhay. Padalangin po namin ang anuman ang mga magagandang pangarap nila. Mga long-standing prayers, prayers na matagal ng prayer pero walang kasagutan. Pero ang hiling po namin, Ama, sa oras na ito, ibigay nyo na po, Ama. Tanging ikaw ang nakakapatid ng kanilang puso. Tanging ikaw ang nakakaalam ng kanilang hiling, ng kanilang panalangin. Tanging ikaw ang nakakaalam ng mga pangarap nila. Hindi lamang para sa sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay. Nagkakaisa po kami, ikaw may sabi, dalawa, tatlo, nagkaisa sa panalangin, ibibigay mo. Pero we are more than two and we are more than three. At wala po kayong magagawa, Ama, kundi ibigay po ninyo. Kaya po, Ama, sa oras pong ito, nagtitiwala kami, ibinigay nyo na po ang kanilang kahilingang panalangin, higit pa po sa kanilang inaasahan. Salamat po, O Diyos, ang marami, sa pangalan ni Kristo Jesus.